importante sa lahat, no, na mga matataas na po ang sugar at so sweet na ko literal ang inyong dugo, kailangan kong talaga pinipili natin ang ating mga kinakain. Ikaw, Dr. Q, di ba? May mga iniiwasan ka bang mga pagkain? Mula nung nalaman kong diabetic, ako talagang maingat din ako sa mga kinakain ko. At syempre, nag-check din ako ng blood sugar ko. No? At in fact, kung tumataas na yung blood sugar ko, tinitingnan ko na ngayon kung ano yung nakain ko during that day na pwedeng magpataas ng blood sugar ko. At from there, talagang tinitingnan na gumagawa ko ng list ng mga pagkain na ay ito, konting kain ko lang tumataas ang blood sugar ko para sa ganun ay maiwasan natin yung biglang pagtaas ng blood sugar. Pero ang balita ko, huwag naman tayo masyado malungkot dahil may mga pamalit naman o alternative na mga healthy drinks tayong pwedeng magawa. Kaya kung ano-ano yan, panoorin po natin ito. Paano na lang ang tamis ng buhay para sa mga may diabetes? Gayong napakarami raw ng bawal. Ang isa pa na dapat iwasan ng mga diabetic, ang mga carbonated drinks. Naku, iisipin ng marami. Ang sarap pa naman ng malamig na soft drink sa mainit na panahon. Not to worry, dahil may refreshing drinks din naman na po pwedeng ma-enjoy, especially the summer, na all natural at walang artificial sweetener. Presenting ang diabetic-friendly smoothies na bestseller daw sa restaurant na ito. Pagmamay-ari ito ng mother and son tandem na dietitian na si Anne at ni Chef Chino. Kaya sigurado raw na ang mga pagkain sa kanilang resto hindi lang masarap kundi certified healthy pa. Isa sa paniniwala namin, yung food kailangan hindi lang siya masarap pero dapat healthy din. So that's one of the reasons why we have healthier options here in our restaurant. So isa nga yung mga green smoothies namin. So yung green smoothies namin ay diabetic friendly, and bakit siya diabetic friendly? Kasi it does not contain artificial sugar. So we only sweetened it using natural sweeteners like yung fruit by itself. At ngayong umaga nga, ipatitikim nila sa atin ang diabetic-friendly smoothies na freshly made. Hindi nila ipinagdadamot ang ingredients para magawa rin natin ito sa ating mga tahanan. Everybody healthy, everybody happy. Una, ang tinatawag nilang weight loss green smoothie. Ang mga sangkap nito, isang pisngi ng manggang hinog na siyang magpapatamis naturally sa ating smoothie. Dried malunggay leaves, green tea or black tea, tiisang saging na saba at lakatan, lettuce, maca powder at chia seeds na parehong maituturing na superfood. So ang kailangan lang natin na equipment for our smoothie is a blender. So ang una natin gagawin is ilalagay lang natin yung mga ingredients. Pagkatapos natin lagyan ng mangga, 2 kutsarita na malunggay or dried malunggay flakes. Pwede rin tayong gumamit ng fresh malunggay. Then 1/2 cup ng black tea or green tea. Lagyan natin ng 1 pirasong saging na lakatan, 1 pirasong saging na saba, 1 cup ng lettuce, 1 kutsarita na maca powder. Kompleto na ang ating ingredients. Pwede na nating buksan ang ating blender. So etong chia seeds na to, binabad natin ito sa tubig ng mga 1 oras. Okay, tapos na ang ating weight loss green smoothie. Tapos always remember na right after natin ma-blend ang ating green smoothie, inumin natin to agad to maximize all the nutrients that it has. Kasi pag ito ay ilalagay pa natin sa refrigerator, nagiging useless ng ibang nutrients dahil na-oxidize na siya or nawawala na siya ng bisa. Kagandahan po niyan, pag kayo po ang gumawa, huwag na pong dagdagan ng additional na asukal since yung fruit po and some vegetables already contain enough sugar na pampalasa. So yun yung maganda pag sariling gawa. Ang next diabetic-friendly smoothie na ipatitikim nila sa atin, may anti-cancer properties din daw. Kaya ang tawag nila rito, ano pa kundi anti-cancer green smoothie? Gagamit kasi tayo ng isang superfood na tinatawag na wheatgrass. So, ang wheatgrass is very high in antioxidant or pampaiwas sa mga sakit or especially sa cancer.
Bukod sa wheatgrass, maglalagay din tayo ng yellow watermelon, saging na saba, at green apple. Lalagay lang natin ang ating mga prutas sa ating blender. Una, meron tayong watermelon or yellow watermelon. Susunod, maglalagay tayo ng saging na saba. Maglalagay din tayo ng green apple. So, green apple is very high in vitamin C and fiber, powder form na wheatgrass. At ang pinakahuli, maglalagay tayo ng yellow. At pwede na natin itong i-blend mga 30 seconds hanggang 1 minuto. Tapos na ang ating anti-cancer green smoothie. Lagi natin tatandaan na piliin natin yung mga prutas na mayroong low glycemic index. Ano ibig sabihin nun? Pumili ng mga prutas na hindi mataas ang sugar content like yung mga berries. And kung gusto nating gumamit ng watermelon, basta pumili tayo ng watermelon na hindi ganun katamis. Kasi directly proportional yun. Kapag matamis ang prutas, mataas din ang sugar content. Sa pagka-prutas naman, lahat naman po ng prutas ay masustansya. Pwede po siya kahit po sa may diabetes. Ang pinaka-importante lang po dito ay yung amount. So again, kahit sabihin mong masustansya, wag lang po sosobra. At ang huling diabetic-friendly smoothie na ibibida natin, pampabeauty rin. Ang anti-aging green smoothie. Bakit ito tinawag anti-aging? Because meron itong lemon and cucumber na tumutulong mag-hydrate ng ating skin. At nakakaganda ito ng kutis. At hindi lang yon, mataas ito sa vitamin C at nakakaganda ng ating metabolism. So, sobrang simple lang ng ating mga ingredients. So, we have lemon juice. Gagamit tayo ng cucumber. So, gagamit tayo around 1/3 to 1/2 piece ng isang buong malaking cucumber. Tapos, maglalagay tayo mga isang basong tubig. At ang ating pinakahuling ingredient is stevia. Ang stevia ay isang galing plant derivative ng sugar. It's a natural source of sugar. Pero pwede rin natin na ibang source, like kung gusto natin lagyan ng saba, pwede rin natin patamisin to. Or either kung okay lang naman sa inyo na maasin, para inumin natin siya as it is. Pagkatapos, maglalagay lang din tayo ng yellow para malamig ang ating smoothie. Pwede na natin takpan ang ating blender at i-blend ulit natin ito sa loob ng 30 seconds hanggang 1 minuto. Pagkatapos ay ilalagyan natin ito ng isang kutsarang chia seeds na binabad natin sa tubig. Sa mga artificial sweetener na minamarket, na nasa market ngayon, they all seem to be safe at the recommended amount, which is not really that many per day. So kung ganun lang po, kung ano po yung recommendation, ganun lang po ang nilalagay ninyo. Kasi konting amount lang po naman ng artificial sweetener, matamis na po sa pagkain.